If you're not happy anymore, mas gusto kong ituloy mo yung pangarap mo outside. Kasi mas importante sa akin na ma-save natin yung relationship natin. Kasi sinabi niya sa akin na, Coach, actually matagal ko na gusto umalis. Kasi I don't feel na family pa rin itong ginagawa natin. Yung game sa Taytay, yun yung actually yung time na nakikita ko si... I mean, nararamdaman ko na medyo aloof si Kit sa akin or sa mga ginagawa namin as a group. Very, very, very slight mga bagay na sa sobrang close naming dalawa. Alam ko yung difference. May konti lang na like magbago, ganito. Alam ko kaagad yung difference kasi sobrang close namin. And nung Taytay na yun, doon ko siya na-start mag-feel na parang. Actually, ako, I'm really trying my best ever since. Makapag-provide while hindi mapabayan yung relationship. Kaya ngayon yung nag-add ng stress sa akin kasi two things na ang hirap pagsabayin. Kasi sobrang sabi ko, focus ako sa basang nasa isip ko lang, provide. Monthly, provide, provide, provide. There are times na hindi ko alam kung ano yung naging epekto nun sa grupo. Nung game namin sa Taytay, doon ko naramdaman na parang may something. Something different kay Kit. I might be wrong, pero na-feel ko siya. Nakita ko siya, di ba siya, syempre, after timeout, players, yung mga naglalaro, huddle yan, mag-usap kayo, kung anong game plan nyo, after timeout. Siya, nakikita ko siya, darating yung apat, siya, diretso siya dun sa dulo ng bench. So, sobrang ganda ng pinakita niya ng Taytay na yun. As in, sobrang galing niya nun. Pag-uwi, hindi ko napigilan, nilapitan ko siya. Pero hindi para kumprontahin siya, bakit ganun, bakit yan to. In-appreciate ko siya. Sabi ko, sobrang galing mo, sabi ko sa kanya. Sabi ko, natutuwa ko na ganyan ka na kondisyon. Tapos nakita ko, nung in-approach ko siya, medyo, yun nga, parang hindi light yung ano, pero nung nag-start na yung mag-usap, medyo nag-start na siya, nag-mag-smile, ganyan. Pero ramdam ko, lalo na nag-usap na kami, na parang may something. Eh, hindi ako aware kung bakit siya nagkaganon. Siguro nga, meron akong pagkukulang sa kanya, sa kanila, hindi lang sa kanya. On the side ng relationship. Pero on the side ng provider, alam ko, no questions, nagkagawa ko ng tama. So, hindi ko rin naman mapilit na ipaintindi sa lahat yun. Kasi it's something that I chose a year ago. Hindi ko naman pwede isisi sa kanila yun. Para sa inyo nga ito ginagawa ko na ito nga, hindi ko naman pwede gawin yun dahil nung time na yun, meron akong freedom to choose kung anong kailangan kong piliin. So, alam ko, sa puso ko, na kapag nagkaipitan, hindi ko sila pwedeng sisihin. At kung may score by, may isa pa kaming game, which is yung huling game ni Kit, which is yung sa Malabon. Same actions yung nakita ko nung sa Malabon sa Taytay, pag magka-timeout. Hindi siya dun sa huddle agad de diretso. Pero again, ano pa lang to, gut feeling pa lang to lang. I might be wrong. Ulit. Ang galing niya din doon. After that game, umuwiin sila dito. Sabi ko kaila din, una na ako kasi baka abutan ko pa sila dito. Nung nabutan ko siya dito, hindi ko na nakayanan patagalin. Siyempre, di ba? Kit is like one of my brothers. Sobrang close ko sa batang yun. Like, I mean, wala na, hindi naman sa ano, pero ako tsaka siya talaga yung may ibang klaseng relationship sa Mavs. Tinanong ko na, sabi ko, ang tanong ko na sa kanya is not about the game. Ang tanong ko na sa kanya, sabi ko, Kit, are you still happy dito? If you're not happy anymore, mas gusto kong ituloy mo yung pangarap mo outside. Kasi mas importante sa akin na ma-save natin yung relationship natin. Kasi kung nandito ka, tapos magkasama nga tayo, pero na-destroy natin yung relationship natin, I think it would be better. Kung for example, you'll chase your dream outside, pero na-save natin yung relationship na meron tayo. So, naging honest ako sa kanya. Sabi naman niya, yun yung gabi na sinabi niya sa akin na, Coach, actually, matagal ko na gusto umalis. Kasi I don't feel na family pa rin itong ginagawa natin. So, in short, yung pag-provide ko, nag-work yun sa ibang tao, pero hindi sa lahat ng tao. Kasi hindi naman lahat ng tao dito, provider ang kailangan nila. Some of them, kuya ang kailangan nila. Some of them, mentor ang kailangan nila. Sinabi sa akin na hindi ko na-feel na family dito. I totally agree naman. Sabi niya dati, yun, konti lang tayo, pero sobrang saya natin. Sabi ko, Kit, I understand, pero you cannot live in the past. Yung exact words na sinabi ko, it sounds harsh siguro. Pero on my perspective, that's the right thing to say. I have to be honest. Because parang gusto ko sabihin sa'yo, you cannot live in the past. Parang ito na kasi ako ngayon, Kit. Meron akong mga responsibilidad na dating wala sa akin.